Guys, welcome. This is the Sun Tarot. Ang reading nito ay for collector for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collector of your energy at this time. Oh, first card. Same. Pero someone sa malayo na nangispy sa'yo eh. Observa sa'yo, nangistok sa'yo. Sobrang attracted sa'yo. Goal ka niya. Recover na siya sa sadness eh. Yung parang nagmukmuk lang siya at the time. Pero nakarecover na siya. Goal ka niya na puntahan. Gusto niya puntahan. May distance sa inyo. Long distance or short distance, basta may distance sa inyo, nasa yung focus niya, sa yung siya nakafocus na para bang katulad ng pusa, may gusto siyang ihan. May gusto siyang mahuli na target na parang pusa ng hunting. Parang ganon, gusto niya huntingin. Gusto niya puntahan at makuha ka niya. No? Yun. And hindi na siya matamlay, hindi na siya nagpapadala sa negative emotion o sa kalungkutan, hindi na siya mahina. Confident na siya to pursue you. Mas lalo siya nagaganahan na ipursue ka. The Priestess upright man. In reverse ng High Priestess na to. Oh. What's with the High Priestess here? Actually, based sa main energy mo dito, ano kayo, ma-research. Mahilig maghalungkat, ma-profound, to seek truth, hidden truth, basta yung mga totoo na information, yung ganon. You seek the truth, kasi color blue, kaya truth, or hidden truth, kasi merong out pati, ma-hidden knowledges. Mahilig ka mag-research, mahilig ka mag-alam, kahit na mga, mahilig ka sa mga, yung mga mysterious, or profound, o yung mga malalalim, no? Na, konti lang yung nakakaalam. Ganun. And, or, wala pang nakakaalam. But you have the key to uncover the truth. To know the truth. What's the truth? And, nakikita na eh, yung totoong face mo, yung totoong ikaw. Yung dati yung nakakover niya na parang may mask o may mask ka nilagay or merong nakakover na parang you look so mysterious. Yung mystery ay na-uncover na sa personality mo, sa identity mo, sa mukha mo. O ano yung mystery na yun, na-uncover na. Ano ba, may mga nagtataka ba na tao sa'yo na yung mukha mo yung mysterious? Dati. Oo. Na consistent yung willingness nila na malaman kung ano yung mystery, para may mysteryo sa pagkatao mo, sa personality mo o sa mukha mo. May mysterious na you're mysterious, there's mystery na merong naka-cover. Merong naka-cover sa pagkatao mo. May gusto silang, may inaantay silang natsaga sila mag-antay na malaman yung katotohanan, yung mystery na yan sa mukha mo.
Yun eh. At ngayon, nabuksan na. Tinanggal mo na yung ano na yan, yung mask na yan. At alam na nila kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung hiwagaan sila dyan sa pagkatao mo, sa iyo, sa mukha mo. Bakit kakaiba? Bakit kakaiba? Yes. Kaya patient sila na magantay, na malaman kung ano ba yung kakaiba na yan, na nakamdaman nila sa mukha mo, na si-sense nila, o may kakaiba, may mystery. Saan ba sa mukha mo? Sa mata mo? Talasan sa mata yun. Sa mata mo, na parang anlalim, na parang kasi deep eh, no? Na parang kakaiba yung mata mo. Ay, sa mata mo daw. Na there's mystery. Ganon. Ngayon, uncover na yan. Sa mata mo, sa mukha mo. Basta sa mata mo din daw. Ayan, sa mata mo daw. Kasi kung merong something na mysterious isang tao, makikita yan sa mata niya na may kakaiba. Ganon. Basta, actually, you're so brave. And, rooted ka. Grounded. Ayan o. And mapagmahal ka sa animals, para bang bata yung turing mo sa mga animals o parang mga anak, ganyan. Malapit. Malapit ka sa mga animals o malapit yung puso mo. Malapit yung loob mo. Parang ano yun? Parang mga bata ang turing mo sa mga animals. Yeah, you love them. You deeply love them. You care for the animals. You love the animals. And hindi ka matempt ng mga material oh, at yung mga sugal yan oh, kasi sa sugal na card din eh, hindi ka matempt ng mga sugal material, yung gawain ng mga tao, yung mga hilig ng mga tao na parang na-addict sila, na nagkakaroon ng addiction, hindi eh. Para bang hindi mo type yung ano, yung kinadika ng mga tao, pare drugs o hindi mo type kung ano yung kinadikan nila, katulad ng sugal. Parang you refuse that kasi alam mong masama eh. Alam mong hindi makakabubuti sa'yo yung mga addictions na yan. Yung mga tao madaling maano talaga dyan, tawag dito, mabuyo. Mahook sa ganyang gawain. Na-enjoy kasi nila yan. Yung mga sugal, ganyan. Sugal at material. Ano mang material yan? Pwedeng jewelries, alahas. Yung magsusuot ng maraming alahas para ipangalanda ka. Madami siyang alahas. O, ganun, di ba? Na, yung kayamanan. Sumisimbolo yun ang kayamanan. No? Itong jewelry na yan. And na parang ano yan eh, addiction nga eh. Addiction, yeah. So negative. Kasi yung mga addiction na yan ay kagagawa ng ano yan, demonyo. So demonyo yan eh. Yung katulad na sugal. Iba mahilig sa sugal dyan eh. Magagalit yan. Kay sinabi ko may totoo na yung addiction ay sa demonyo yan. Ay, yung addiction. Yeah. Pati yung sugal. Yung, lalo na yung mga na-addict na sa sugal. Pero yung demonyo yan na kumukontrol, na nagsusulsul. Pwede ba yung kumukontrol, nagsusulsul na demonyo. Meron na yan. Kaya hindi nila mapigilan yung sarili nila eh. Kaya addiction, di ba? And same again, katulad kanina, no? May lumabas din na ganito, na sharpshooter ka. Kung meron kang goal o na mahit, na gustong mahit na target, no? Kung meron kang goal, ay mahit mo yung goal mo. Kung meron kang tinatarget, mahit mo yung target mo. Kung marunong ka sa yung magamit ang bow and arrow, ay madali mong mabulls ay yung target mo, ganon. And may focus ka and clear yung vision mo, clear yung sight mo, na para bang agila, ganon, na kahit sa malayo ay talagang
nakikita mo parang klaro-klaro para sa iyo. Makikita mo yung target mo, ganun. And then may hit mo siya, ganun. And explain ko na to, no. Ito naman wala to, hindi to diyan kasali. Meron kang ex, someone na from your past na hindi nagre-reach out sa'yo, na hindi nagtitake ng action sa'yo, na hindi na kayo connected, hindi nyo na nafe-feel yung isa't isa, hindi nyo na nararamdaman yung energy yung isa't isa, na may soul connection daw kayo, itong taong to. Confident na siya na lumabas, na magpakita sa'yo, stable na siya, and hindi na siya duwag. Positive na siya, positive na isip niya, natural na confident na siya. Kung dati ay nahihiya pa yan, na kontakin ka o kausapin ka, o kung umiiral yung ego niya dati, ngayon confident na to, na pag confident kasi yung tao ay hindi yan ma-ego, yung totoong confident na tao, hindi yan ma-ego eh. Yung totoong ma-ego kasi may mga insecurities yan. So, hindi na siya ma-ego. Kasi kung hindi ka ma-ego, hindi mo iisipin kung ano iisipin ng iba sa'yo eh. Na kung ano yung sasabihin nila, isipin nila, kung ano maging reaction nila sa gagawin mo. Yung totoong confident, hindi ka mahihiya. Hindi mo iisipin yung isipin ng iba o ng person mo, ganun. So, ganyan na siya. Natural na yung confidence niya and parang self-assured. And papakita yan sa'yo na blooming, so attractive, mag-ayos na gusto yan. Pag nagkita kayong dalawa, ano yung makipagkita sa'yo? Uy, makipagkita yan sa'yo. Pwedeng twin flames or any na may soul connection sa inyo or mirror. Hindi niya na pinipigilan yung damdamin niya ng isipan niya. Hindi na siya bitter. Hindi niya na binablock yung emotion niya. Hindi niya na kinokontrol yung emotion niya. Passionate na siya. Driven na siya. Positive na siya. Confident na siya. And parang blooming. So attractive. Pag nakita mo yan, mas attractive siya kaysa dati. Pag nakita kayong dalawa, talaga mapapawaw. Mapapawaw ka. Ang ganda kung lalaki ka naman. At kung babae ka naman, ang gwapo niya. Ang pugi. Mapaganon ka siguro. Ano ba kung lalaki yan, mapasabi ka kahit sa isipan mo, ang pugi niya. Hindi. Ano mapasabi ka sa isipan mo? O mapasabi ka na ano, na ang gwapo niya. O ang gwapo niya. Ang gwapo niya daw. Parang obsessed ka ba? O parang hindi mo wala sa isip mo after yung mag-meet, na obsessed ka dahil napaka-attractive, napaka-good-looking. kung nakita na kayo dati o partner mo man, ay mas lalo nga siya naging attractive. O, pag nagpakita yan sa'yo, pag nakita kayong dalawa, o pag nakita kayo ulit, ay mapapawaw ka nga dahil napaka-attractive niya, napaka-good-looking niya. Confident pa. Mag-take siya ng action. Hindi na siya stagnant. Hindi na siya mag-hold back pa. Hindi na siya magpapapigil pa. Hindi na siya magpatali pa. Kung merong nagtali niya sa kanya para hindi makapag-take ng action sa'yo, eh, hindi na siya magpatali pa. Next mo yan ah. Itong isa, iba to. Iba yan siya. Iba daw yan.
Iba daw yan. Itong isa na to, iba yan. Nasa malayo to. Ito, ewan ko kung sa malayo yan, wala namang indication na nasa malayo. Iba yan. Baka new person, ay, mukhang hiwalay din kayong dalawa niyan eh. O baka dalawang ex mo yan na interested sa'yo. Nahiwalay kayo. Nakailan ka na ang ex. Kahit sa chat lang, baka ito ay nakachat mong foreigner kasi may distance. O, ganun. Basta malayo, nasa malayo yung isa. May distance. Eto, ewan ko kung may distance sa inyo. Wala nung indication dyan. Sino mas good looking? Ito ang mas good looking. Yung ex mo. Mas good looking daw itong isa. Eto. Mapapawaw ko nga daw. Ang gwapo. Pag... ano yung mapapasambit ka na ang gwapo? Talaga mo. Oo, hindi lang sa isipan mo. Pag babae ka, mapapasambit ka talaga. Ang gwapo. Baka kiligin ka agad. Oh. Ang gwapo, mas gumwapo siya. Oo, diba? Mas gumanda siya. Oh my gosh. Mapagano ka pa siya. Wow. Ah. Baka marinig pa niya, no? Ah, na mapasabi ka, ang gwapo. Lalo kung babae ka. Kasi kilig-kiligin ka. Oh. Baka mahimatay ka ba sa kinatayuan. Charot. Hindi ka makapaniwala. Lalo kung hindi pa kayo nagkita. Pero kung nagkita na kayo, nag-improve nga na. Mas lalo nag-bloomim nga yan. Kung nagsama na kayo dati o nagkita na kayo dati. Basta pag nagkita kayong dalawa, mapapawaw ka nga. Mas lalo siya naging attractive. Pero kung hindi pa kayo nagkita ng dalawa, ay talagang bibilib ka sa attractiveness ng person na yan. Pero may isa pa. Baka mag-tintinbol mo. Baka mapatalon-talon ka na parang bata. Charot, yok lang. Ito naman, napapaisip sa'yo to eh. Yung isa na to eh. Yan, isa na yun. Napapaisip yan sa'yo. Isip ng isip, nag-overthink. Pero mukhang hindi na siya nagmumukmuk. Hindi na siya yung parang matamlay na walang ginagawa. Kundi magmukmuk na lang. Recover na nga eh. Mogul-driven din yan. Dalawang person to. O baka may iba pa. Wala na. Yan lang. Dalawa lang. Pero kung may new person pa ba na interesado sa'yo, baliktad tuloy. May new person pa ba interesado sa'yo? Oo. Oh, new person, emperor. Para bang ano to eh. Strong yung personality. May authority. Powerful. Or maybe a boss, or pwede mayaman niya, no? Emperor. Or may authority spiritually. A manifestor. And king of wands. Meron pang king of wands. Meron. Iba ba tong magician na to? Ah, magkaiba din yan. Magkaiba yan. May isang magician, nag-iba din ang magician, may emperor, may king of wands pa. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Bakit kaya anong nagustuhan nila sa'yo? Anong dahilan? Tingnan natin. Gusto nilang bumalik sa'yo. Kasi gusto ma-unite sa'yo. Ano yan, no? Umaasa na sila ang tinadhana sa'yo. Ah, umaasa sila ang tinadhana sa'yo na mapangasawa mo. Na maging partner mo. Na ikaw yung maging partner nila, na ikaw yung mapangasawa nila. O, maliban sa ex mong dalawa, o isa lang yung ex mo, huwag na natin ipilit. Di isa. Kung dalawa yung ex mo, di, o kung madami kang ex, di dalawa dun sa ex mo ang gusto mong bumalik sa'yo. May mga new person pa. Isang king of wands, emperor, and magician. Baka ito, mangkukulam to, o gumagawa ng witchcraft, o nanggagayuma. Baka ginagayuma ka nito.
Gayumang walang talab. Ano naman? Ano pa nagustuhan ng mga yan sa'yo? Ano nagustuhan ng mga taong to? Bakit ba maliban dun sa umaasa na itong mga to, itong mga new person, ano nagustuhan nila sa'yo sa personality mo? Impulsive ka, aggressive, positive na sumugod sa goals mo, kung ano man yung gusto mong gawin. Matapang ka. Para bang yung hindi ka nag-hesitate na umatake, na gawin na, aksyonan ang kung ano yung dapat mong gawin. Yung ganun. Ano pa? Kung ano yung gusto mong i-pursue? Dahil hindi ka natitingga. Oh. Kunwari, kung makipaghiwalay ka sa iba, hindi mo inayaan na matingga ka. Parang you move forward, you move on. Hindi mo inayaan na yung matingga ka na walang gagawin. Palagi may meron kang pinupursu, ginagawa. Maring ano ba, masipag ka? O masipag ka pati. Masipag ka. Kahit nga siguro yung nakukonfuse ka o distracted yung isipan mo o magulo yung isip mo o kung may mga ganang gugulo sa isipan mo, masipag ka pa rin. Dito, 7 of cups. Ito naman mga ex mo na yan. Yung ex mo, ano ba yung main energy ng isang mong ex? Basta yung isang mong ex na hindi mo na naramdaman yung energy niya. Matagal yan. Parang muna yung kupong-kupong pa yan. Well, nakaka-attract yung masipag, ha? Walang na-attract sa matamad. Sa tamad na tao na gusto umupo lang at maghilata. At babae pa yan, mas maganda ang masipag. Lalo na sa lalaki. Kasi lang tamarin ka kung may nang-harm sa'yo spiritually or psychic attack. Kahit kaya ako paksipag, kung may psychic attack sa'yo or spiritual attack, ay nakakatamad yan, guys. Kasi na-experience ko yun eh. May mga na-atake yung spiritually at psychic attack. Kahit i-search nyo pa kung ano yung mga signs na psychic attack ka na o may na-atake sa'yo spiritually, ay talagang parang magulo yung isip mo, distracted, and then minsan nga pag psychic attack lang, sasakit yung ulo mo, mahilo ka, at parang nakatamlay, parang niubupan ka ng energy. Spiritual attack o psychic attack man, ganun yun. Pero masipag ka. Yung nga, kahit na may mga na hindi distract sa'yo, may mga nagugulo siguro sa buhay mo, sa isipan mo, eh masipag ka pa rin. Ginagawa mo pa rin yung obligasyon mo o yung mga trabaho mo sa bahay ninyo, yung trabaho mo sa work mo, mga ganon. See? Doon mapatunayan na masipag yung isang tao kahit may mga atake pa yan, spiritually or psychic attack man yan, hindi nagpapabaya yan. Lalo na daw kung may mga responsibility, gagampanan niya pa rin yung responsibility niya hanggat kaya niya. So, yan. Kakayanin niya. Lalo kung may mga obligation ka. See? Kasi yung mga atake na yun, wala magawa sa buhay yan. Driven ng inggit. Yan ang numero ng mga tamad sa buhay. Mainggit na lang sa mga masipag, sa nagsisikap. Kaya na lang magsikap. Tamad sila eh. Yung mga nagsisikap at na masipag, naghanap buhay, pag-inita nila, nagawa nila ng gawa ng scheme o psychic attack or spiritual attacks. Ayan, masipag sila sa pamisti. Kasi nga, ganun sila, pisti na sila. Pero, at the end of times, or sa afterlife, ay matindi din naman ang kaparusahan naman yan. Hindi naman masasama yan mga yan sa ano.
sa hindi yan masasama sa masasave o masasalba ng mga tao yung mga ganyan. Kasi mga evil yung mga demonyo ng mga tao yung naroon gumagawa ng mga spiritual attacks na yan. Mga, alam nyo na, no? Black magic o mga kulam na yan. Ay, alam nyo naman. Mga demonyo na yan. Well, pinag-initan nila yung pinaghirapan ng iba. Yung kung ano nakikita nila, kinanggitan nila sa iba. O kaya pinapagawa nila sa mga marunong gumawa. Kasi nainggit sila doon sa isang tao. Masipag na nagsisikap sa buhay. Pinag-initan nila yung pinaghirapan ng iba. Yung mukha ng iba, yung katawan ng iba, yung innate gifts ng iba, o ano pa. Ano ba ang nagustuhan ng mga ex mo sa'yo? Bakit gusto nilang ipurso ka? Bakit gustong-gusto ka nilang? Bakit panay pang-spy, pang-stalk sa'yo? Ano ba nagustuhan ng mga ex mo na yan sa'yo? Dahil feel niya yung soul connection nito ex mo na to na ikaw yung the one, na ikaw yung para sa kanya, yun ang ayun na siya yung meant para sa iyo, na ikaw yung meant para sa kanya, na divinely guided yung inyong connection, na ikaw talaga yung choice niya, ikaw talaga yung tinitibok ng puso niya, ikaw yung gusto niya makasama, so romantic daw. And mayroon ka pang isang person na mas good looking dito na ex. Ito good looking din yan, attractive din yan. Tama lang siguro kasi mukhang pahalang naman to eh. Tama lang. Hindi siya ganong good looking. Tama lang. Tama lang guys. Katamtama na siguro. Kaya pahalang ang sinasagot pala. Isa daw talaga, napaka-good looking na. O, baka nagparitoke. Kung nakita mo yan dati, o kung nagsama kayo, o nag-meet kayo yan dati nung isa, baka magtaka ka kung nagparitoke yan. Ay, nag-iba yung mukha mo, hindi na kita nakilala, pero mas gumwapo ka, parang mapagano. Mas gumanda ka, kung babae. Kung lalaki, eh, mas gumwapo, natural. O, di ba? Babae o lalaki. Kung babae ka, edi lalaki yung person mo. Kung lalaki ka, edi babae yung person mo. Kasi, hindi ka na willing na, or hindi mo na inasahan, hindi mo na gusto or ayaw mo na magsimula kayo ng something real, a commitment, a committed relationship, a serious relationship, na magsama kayo nitong tao na to, na parang wala ka ng balak na magkaroon pa ng something real o yung magsama kayo, yung magkatuluyan kayo niyan. Kaya na in love yun sa'yo. O, mas lalong na-attach to rin sa'yo. Mas lalong siya na-drawn. Mas lalong na-in-love sa'yo dahil doon. Ano pa ang dahilan kung bakit na-in-love to sa'yo? The Magician. More clarification. Na-attract to sa'yo, guys. Dahil, manifestor ka. Dahil positive ka. Brave ka. Parang you have all the tools to get what you want. Na parang walang imposible sa mga nagagawa mo. Sa mga kaya mong gawin. O ano man. Yung kaya mong gawin na kahit sa tingin ng iba imposible, para sa imposible nagagawa mo siya. You have the courage and bravery, positivity. You have all the tools to get what you want, to make it happen. And goal-driven ka.
Passionate ka sa ginagawa mo. Charming ka. Achiever ka. Yung isa naman na good looking na yon, ano naman ang nagustuhan niya sa'yo? Bakit yung isang good looking na mapapawaw ka nga daw pag nakita mo yun, pag nag-meet kayo eh, dahil napakagwapo daw kung lalaki, kung ng babae, napakaganda. Ano ang dahilan kung bakit nagustuhan ka nun? Dahil may pagkasilusa ka. Siluso, ganun. Matindi ka magselos. Ah, oo. Very protective ka. Taong mahal mo. Matindi ka magselos. So, pag alam niya na matindi ka magselos, yun na gusto niya. Parang puputok yung butchi yung parang selos ka. Para ka lang nababaliw pag magselos ka. Ganun. At matyaga ka na mag-antay sa taong mahal mo. O matyaga ka kahit konti yung kita mo sa work na yan o hanap buhay na yan, matyaga ka. Matyaga ka and marunong ka mag-antay. Kung kailan darating sa iyo yung kasaganaan or yung person na inaantay mo. Ano man yung inaantay mo. And ano pa na gusto sa iyo ng person na yun, pag nagkita kayo ay mapapawaw ka kasi napaka-good looking. Kasi hindi ka mahilig mag-challenge sa iba. Hindi ka kontrabida, hindi ka inggitira, hindi mo pinag-initan yung kung anong meron yung iba. Kasi kadalasan ng mga ganito, hindi ka ganun ka-competitive yung makipag-competensya sa iba. Yung, ganun yung mga kontrabida, ganun yung mga ingitira-ingitiro na yung gusto na sila yung angat, mataas, ganun. Hindi ka daw ganun. Hindi ka mahilig mang-atake ng iba, ng kung ano yung meron sa iba. Hindi ka ingitira. Hindi ka talaga inggitira. You are strong. And you are strong. Hindi mo kailangan makipag-compete sa iba na patunayan ang sarili mo through makipag-compete sa iba. Instead, siguro tumutulong ka pa. Tumutulong ka pa sa iba. Your balance. Justified ka. Kasi matalino ka, that's why. Yung mga to, bopos, sumihiling makipag-compete, yung may pagtaas-taasan. Sumihiling man-challenge na iba. Hindi lang bopos. Alam yung bopos, term ng tiyahin ko yung bopos to. Ano intindihan niya yung bopos? Bahala na kayo search nyo. Turn ng tiyahin ko yun. So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga karasya na ito sa reading nito.